Sa isang bayan sa Misamis Occidental sa Mindanao, may panakot sa mga bata para hindi maglalabas bago pa man magka-lockdown. Isang misteryosong manika. Tingin siya sa akin, galit, nanilisik yung mata. Nakaka-creepy po ng tawa niya, hindi ko po ma-explain. Minsan hinahabol niya ako. Wala, makasaklolo. Sabog na yung dibdib ko sa kaba na marinig ko yung parang batang kumakanta ng ganyan. La 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 la. La la la. Ligtas pa ba kaya tayo hanggang umaga? Nung bata pa po kami ng mga pinsan ko, doon na po kami tumatambay sa kanila upang manood lang ng TV. Lahat po ng mga kaibigan ko, takot po kay Bita kasi dinidisplay lang po yan sa labas kanina ng terrace. Hoy! Kanina ka pa ba dyan? Natatakot ka na pumasok sa bahay namin? Hindi po. Nag-aalis lang po ng tsinelas. Naku! Naduduwag ka na naman! Eh, manika lang yan! Yung si Bita, palagi po yung ginagawang panakot ng tito po namin. Noong ako ay sinilang noong 2000, eh si Bita ay parang kalbo na. Maitim na yung mukha niya. May sira na sa bandang paa niya, sa bandang balikat niya. Yung mga mata niya, nawala na yung pilik mata. Yung mga mata niya, ay hindi na yung nangungusap na parang masaya. Yung parang tumitingin ka sa mga mata niya, parang may banta sa buhay mo. Nung 9 years old pa po ako, nasa ilalim ng kama. Nakatingin siya sa akin, galit na galit, nanilisik yung mata. Napaka-creepy po ng tawa niya, hindi ko po ma-explain. Ah!
Minsan hinahabol niya ako. Hindi rin ako makatakbo. Walang makasaklulo. Sa sakalin niya ako, parang ang saya-saya niya na nakikita niya nahihirapan ako, na sinasakal, na hindi makahinga. Kala ko nga hindi na ako magigising noon. Kaya noon, sinabihan ko ako ng mama ko na magdasal palagi bago matulog. Noong 1974, ay napunta si Bita sa poder nila nanay at tatay. Maputi pa yung mukha niya, yung katawan niya, mataas pa po yung buhok niya. Talagang maaaliw ka kapag laruan mo siya. Isa siyang patiklipal type na doll. Tumikat siya ng mga 50s and 60s. Pwede mo siyang palakarin para siyang tao talaga na naglalakad. Ginagawa niya ito para niyang anak. Binibilhan niya ng damit, ng sapatos, nililigo. Sinusuklayan. Yung nagbubuntis muna si nanay kay Kuya Alvin at kay Kuya Andre, pinaglihian niya talaga si Bita. Premature silang dalawa. Mga 3 hours lang sabi ni nanay na nabuhay si Kuya Alvin. In-incubate pa ito at namatay din. Pero si Kuya Andre ay nakasurvive naman. Meron pang araw mga nakakakita na ang Manika nabubuhay. May mga sasakyan na humihinto dito sa amin. May bata raw sila nakikita na naka-white dress na pumapara sa kanila tuwing hating gabi. Humihinto sila, baka alam nilang humihingi ng tulong. Pero kapag huminto na sila ay wala na silang makikita, para naglaho na. Nakapagsabi silang tatay na si Bita ngayon dahil kung titignan ni tatay nung hatang gabi ay wala na si Bita sa terrace at kapag umaga na ay nakikita na naman siya ulit kung saan siya nilagay nung gabi na yon at hindi na normal yung damit niya dahil meron na mga dumi. Noong time na nasagasaan si Kuya Andre, 21 years old siya noon, hindi lubos maisip ni nanay kung bakit siya nasagasaan kasi talagang nasa kilid lang siya ng daan. May sentimental values na kasi since 1960s pa, every time may family reunion, lahat po ng family trip ng pamilya namin, kilala po talaga nila si Bita. Talagang napakarami nang nasaksihan ni Bita mula lahat ng mga kasiyahan, mga kalungkutan. Pag-uwi ko sa gabing iyon, ay dumiretso ako sa kusina. Kikita ko si Bita nasa kilid ng pintuan, nakasandal sa pader. Si Bita, nandun na po siya sa sofa at katabi na rin yung remote. Parang nanonood siya ng TV. Yung mata niya ay talagang tutok na tutok sa TV. Ah!
dyan ka! Tatlong taon simula nung ilagay daw sa storage room si Bita. Nagparamdam na naman daw ito. At sa pagkakataong ito, ang di umano'y haunted Manika mas lalo daw naging maligalig. Eh kasi baka bukas pa sila makauwi. Habang nanonood kami sa sala, biglang namatay yung TV. Tinignan namin yung saksakan ng TV, hindi naman siya natanggal. Ang saan? Bigla na naman kami nakarinig na kalabog doon sa kusina. Ikaw na insan! Nilako ba yung pinto doon sa likod? Oo, nilako naman. Insan! Doon na po kami nagulat. Nagtingin namin sa kusina, nandun na po si Bita sa sahig. Bakit nandito si Bita? Hindi ko alam, isa tahan na! Ang plato na basag. Akala namin doon lang yung magtatapos sa kababalaghan na ma-experience namin ng gabing yon. Halika! At tagal-tagal mo naman kasi ano ginagawa mo sa labas? Ikaw na kasi ayaw mo buksan! Narinig ko ulit yung pagkatok, medyo palakas. Tok, tok, tok! Yun! Ating gabi hanggang sa 3 a.m. Balik-balik lang yun. Kung hindi siya kakanta, kalabog sa kusina. Maglalakad na naman dun sa sala. Marinig mo talaga yung mga yabag ng paano. Hindi na po ako nakatulog nun. Ligtas pa ba kayo tayo hanggang umaga? Nandito tayo ngayon sa loob ng bodega kung saan namin nilagay yung steel box na pinaglalagyan ni Bita. Nakahiga lamang siya, kasama yung ibang mga gamit na inilagay namin dito. Hindi na po namin pinasok si Bita po sa storage room na nakalock po. Baka galit siya kapag kinandado siya sa storage room. Bago pa pala napunta kay Linda si Bita, may una nang nagme-ari nito, ang kanyang hipag na si Nati, na nahanap ng aming team sa siyudad ng Oroqueta. Noon napunta ko sa Manila, ipinigay ni Uncle Ener po yung Bita. Maganda pa siya, hindi pa maitim yung pisngi niya. Kaya walking dahil yun. Si Bita ang katabi ko pag maghiga po ng gabi. Sa kalagitnaan ng interview kay Nati, may kakaibang tunog na nai-record ang camera. Pakinggan po natin. Maayos sila ba? May modela. They are very kind to all American missionary and to all people there. They are very kind to all American missionary. Time na yun, ako talaga yung naka-headset pero wala talaga akong naririnig kahit konting tawa lang ng bata. They are very kind to all American missionary. Based dun sa aming analysis sa audio, tawa talaga siya ng bata. Posible na yung tinatawag na loving baby is a ringtone coming from an old na mobile phone. Wala naman po talagang gumagamit na cellphone na keypad sa amin at wala naman po talagang gumagamit na ang ringtone ay halakhak ng bata. Pero isa nga bang haunted doll si Bita? Pinasuri namin siya sa isang psychic. Oh my God. Yung ghost moms ko talaga, hindi siya. Para akong nasusupan na ewan. Susubukan natin siyang tawagin.
kung sino ka mang nasa loob ng manikang ito. Pwede ka magpagalaw ng mga bagay kung andito ka man. Titingnan ko sa baraha kung makikipag-communicate ba siya. Sana hindi ito lumabas sa baraha kasi ang indication nito, it's a negative energy or demonic. Kuha ka ngayon ng 7 cards, please. Lumabas po ang tinatawag na demonic card. May batang lalaking pinapakita dito na parang hindi siya matahimik. Siya ay naging saksi sa mga batang umiiyak. Nasasalo niya yung emotion ng mga bata. In Jesus' name, maging malaya. Na-offeran na natin siya ng dasal. Na-cleanse na rin natin siya. Hindi na ito magpaparamdam pang muli. Meron pong tinatawag na pediophobia, excessive fear or irrational fear of dolls. Paulit-ulit po itong ginagamit na panakot ng mga magulang o ng nakatatanda sa mga bata hanggang nakokondisyon po yung utak ng bata, nagkakos po ito ng distress, anxiety, hanggang maaari nga po mauwi sa phobia. Amo ni uli si Vitali mo nay. Ngayon po an, natingala na ko karon nga pagkuan bitaw ninyo nga si Bita. Nawala na may bukton, nguy nag-uol yo ko gatan aw ni muta. Naupaw pud siya sa mot. Oh, nguy nawala man ni ang curly hair man ni. Lagi kay kay ba man gid si tatay ni mo nga mahal yun ako si Bita. Wala namang demonyo na pwedeng manahan sa isang manika kung walang kasalanan, yung pananakot. That's the sin. Kapag ka inalis mo yung sin, wala na siya papanahanan. Kung yung lahat ng tao kikilala kay Jesus as Lord and Savior, the moment na mangyari uli yan, pwede na sabihin, sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo, wala na kayong karapatan dito sa tahanan na ito. Ay, guwapa mangyapon siya, smiling man. Smile kanila ta, no? Smile man siya. Ano yun, son? Tara na? Tara na! Oo, sige. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.